masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, eh bakit ko naman siya kukontrahin? Ito ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan, kung saan dumepensa ang China sa naging payag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana wag hindi na umabot doon. Hinihimok ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi ito ang oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issue sa Gentleman's Agreement at maglabas ng iisang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security ano na to. Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ngayon lang kasi ito medyo naglumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero si Senate Deputy Minority Leader Wissa Honteveros na naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang gentleman's agreement sa Senado, nanindigang dapat isa lang sa pagdinig ang issue dahil sa taliwas ng mga pahayag ng ilang opisyal ng nakaraang administrasyon. Hindi rin anya totoo na mas maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Sa pagbabalik sa sesyon ng Senado sa April 29, inaasahang malalaman kung anong komite ang didinig sa issue ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea at kung sino-sino ang ipatatawag para magpaliwanag kaugnay ng kontrobersyal na kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Una nang nagpahayag sa Senator Jinggoy Estrada na handa siyang dinggin ang issue sakaling ma-refer ito sa kanyang komite na Senate Committee on National Defense, habang ikukonsulta naman anya ito ni Senator Aimee Marcos sa kanyang mga kasamahan sakaling iatang ito sa kanyang komite na Senate Committee on Foreign Relations.